Alamin at kilalanin natin. Sino? Si Juan Luna. Si Juan Luna ay isang dibugista, iskultor, negosyador, makabayang pintor at ang maestro. Isinilang sa Badok, Ilocos Sur noong 23 ng Oktubre taong 1857. Ikatlo sa pitong anak ni na Joaquin de San Pedro Luna at Laurea Nanovicio Ancheta. Nagtapos ng Bachelor in Artes sa Ateneo de Municipal noong taong 1874 at nagtuloy sa Eskwela Nautica de Manila dahil nais niyang maging isang magdaragat. Subalit sadyang hindi niya maiwan ang una niyang kinagiliwan noong bata pa ang magdibuho. Nang lumipat ang kanilang pamilya sa Maynila, isang matandang pintor na nagngangalang Lorenzo Guerrero, na taga-ermita ang nagturo sa kanya na humarap sa canvas. Nang lumaoy, nag-enroll na rin siya sa Akademia de Dibujo y Pintura sa Maynila, at mabilis na impluwensyahan ng Espanyol na pintor na si Agustin Paez. Dahil sa malakas na impluwensya ng kapatid niyang si Manuel Luna, na isa ring pintor, isinama siya nito sa Madrid at kapwa sila pumasok sa Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sa musika nagpalista ang kanyang kapatid, at si Juan Luna naman ay sa pagpipinta. Dito niya nakilala si gurong pintor na si Don Alejo Vera, hanggang isama siya nito sa Roma, Italia upang bisitahin ang mga art museum doon, at ipakilala ang obra ng mga pintor ng panahon ng Renaissance. Nagwagi ng ikalawang gantimpala ang kanyang obrang, La Muerte de Cleopatra, The Death of Cleopatra, noong taong 1881 sa Exposition Nacional de Bellas Artes. Dahil dito, ginawaran siya ng Ayuntamiento de Manila ng pension scholarship sa halagang 600 taon-taon. At noong taong 1884, ang Spolierium ay nagwagi ng 3 gintong medalya sa Exposition Nacional de Bellas Artes. Ilan sa mga obra ni Juan Luna ay ang El Pacto de Sangre, taong 1884, La Batalla de Lepanto, taong 1887, Jose Rizal, taong 1889, at The Parisian Life, taong 1892. Bumalik siya sa Pilipinas noong taong 1894 at nagkaroon ng kaugnayan sa rebolusyon. Inaresto at ikinulong siya noong taong 1896, kasama ang kanyang kapatid na si Antonio Luna. Pinalaya sila ng korte noong taong 1897 at agad siyang bumalik sa Espanya. Ngunit bumalik siya sa Pilipinas noong taong 1898 at itinalaga siyang kasapi ng Executive Board ng Philippine Revolutionary Government at naging delegado at negosyador sa Washington, D.C. upang kilalanin ang Pilipinas bilang isang bansang malaya. Nagtungo siya sa Hong Kong noong taong 1899. At doon namatay dahil sa atake sa puso noong 7 Disyembre. Juan Luna, uminom tayo para sa kabataang pag-asa ng bayan, gayahin niyo si Luna at ang kanyang sining, dahil ang liwanag sa kanyang canvas ay ang kasarinlang ating hinahangad. Jose Rizal, Madrid, 1884.